Yung diretso po tayo sa isang letter sender. Ito po siya, eh, medyo mabigat po ang kanyang problema. Ang letter po, sender po natin, itago na lang natin siya sa kanyang screen name na Sheila. Sabi niya, "Dear Councilor Hurtado, I want to inquire if there is a way out of marriage other than annulment." So, kung meron bang ibang paraan para lumabas sa marriage niya, na status niya, maliban po sa annulment. Ang sitwasyon po ni Sheila is that she was only married for 4 months at iniwanan po siya ng kanyang husband. Na-abandon po siya. Nagpakasal na po sila noong December 2005 at naghiwalay or iniwan po siya, na-abandon po siya noong April 2006. Akala ko sa mga first year of marriage, mainit-init pa. Ito, 4 na buwan lang, na-abandon na. So gusto ko pong malaman, sabi ni Sheila, kung ano po ang pwedeng gawain kasi narinig niya daw na yung kanyang husband eh meron daw palang pamilya at meron pang anak. So, Councilor Jeanette Hurtado, humihingi po ako ng tulong regarding paano po ang legal separation doon sa aking husband. Ano pong mga dokumento ang kailangan pong i-ready para po maging single ulit? So, Sheila, sa iyong katanungan, no, sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapon, please know, no, this is, lagi ko po itong sinasabi, is that meron po mga pinapadalang sulat sa akin at sinasagot ko lamang po itong mga sulat base po sa circumstance na kanilang pinapadala. Hindi na po ako, hindi ko naman po sila tinatanong pa kung ito bang husband niyan, magpakasal ulit sa iba, o dati na may asawa, hindi po ganon. Kung ano po yung kanyang concern, direct to the point lang po natin sinasagot at hindi na po natin binibigyan pa ng iba't ibang bagay na magdi-deviate po kung ano po talaga yung totoo niyang concern. So sabi ni Sheila, ano pong dokumento na kailangan niya i-ready para po makapag-file ng legal separation. Siguro Sheila, dapat muna natin medyo galawin ng konti. We have to touch the topic a little bit about it. About anong epekto ng tinatawag na legal separation para maintindihan po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong hapon. Sa legal separation po na tinatawag is nagkaroon po ng tinatawag na paghihiwalay, no? Paghihiwalay. Hindi na po magkasama sa isang buko si husband at si wife. Sa legal separation po, once granted, the spouses will be entitled to live separately. Pero ang dapat po nating tandaan is that although you are living separately, no, magkaiba na po kayo ng tinitirahan, yung marriage bond po ay hindi po purple. Hindi po nag-cease to exist. Dapat din po nating maintindihan na kapag legally separated po kayo, physically lang po yon. Magkaiba na kayo ng tinitirahan, magkaiba na po kayo ng bahay, pero po sa mata ng batas, sa mata ng Diyos, kayo po ay kasado. Tandaan nyo po natin when it comes naman po sa property relations, kung meron po kayong mga propiedad, no? It shall be dissolved, it shall be liquidated, no? Yung property ninyong mag-asawa, it shall be dissolved, it shall be liquidated. Pero yung offending spouse, ito yung may sala kung bakit nagkaroon ng legal separation, will have no right sa kahit anong share ng property net proceeds ng napagbentahan ng kanilang propiedad. Ma-forfeit po yan in favor po ng mga anak, common children nila, or innocent, no, innocent spouse. So yan po ang dapat nating tandaan, no? Na yun po, kahit legally separated na po sila, hindi po ibig sabihin na pwede na silang makapangasawa ulit. So paano po gawin yung legal separation? So the remedy of legal separation may be availed by one spouse by filing a petition for legal separation sa korte. Oh, ito ha, sa korte po, klaro yan. Merong mga iba dyan na na-lecturean po dati. Kasi doon sila sa barangay pumupunta. At doon sila nag-uusap-usap. Oh, hiwalay na tayo ha. So, perma ka, okay na tayo. Warning po,
Warning sa mga officials na gumagawa niyan. Swerte nyo lang, hindi pa po kayo nagpapaila ng administrative case. Ang legal separation in order for it to be valid shall be filed only sa korte. Yan po ang tandaan natin. Pero dapat po natin din tandaan, ano po ba yung mga grounds? Kasi hindi naman po, ay ayaw ko na siya. Hindi ko na siya feel. Mako-time na ako. Gusto ko na maging legally separated kasi may bago akong nakita, gwapo, katso, mayaman pa. So dapat po natin tandaan, kapag nag-file po tayo sa korte ng legal separation na tinatawag, meron po yung grounds. So dapat natin intindihin, no? Number one, dapat meron siyang, ito ah, sa ano na to, nasa batas na to, Article 55 of the Family Code, nakasaad ito, sabi, repeated physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child, or a child of the petitioner. For example, ako yung wife, bugbog sarado ako, di ba? I can file, pwede po ako. So, kung repeated physical violence. Ito po, advice ko, sa mga barangay officials po, na lagi sa Bawsi Desk Officer, na laging tumatanggap dahil may reklamo po BPO dahil mayroong physical abuses na ginawa si husband. Remember po, no, physical abuse, pwede po rin pailan ng kaso under Bawsi at the same time. So, grounds for you to be able to file a legal separation sa korte po, dapat merong ganon. Merong repeated physical violence. Second, meron siyang physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religious or political affiliations. Grabe pala to, ha? Like, for example, husband and wife kayo. Pinipilit ka niya, ito yung religion ni lalaki. Ito yung religion ni babae. Sinasabi ng lalaki na magpalit ka na ng relihiyon mo. Palitan mo, kinukumpel ka niya, pinuforce ka niya, palitan mo yung religion mo and you don't want to change your religion. That is also a ground for legal separation. Yan, grabe no? Papachange lang ng religion or political affiliation. Kaya minsan sa politika, mag-asawa, gaaway sila kasi itong husband sa kabilang partido, si wife sa kabilang partido, pag pinilit ka na mag-change ka partido, ground pala siya. Ground pala siya. No? Na pwede kang pailan ng legal separation. Another ground, kapag itong respondent o yung tao, no, na respondent ang tawag dyan, ini-induce niya na mag-corrupt, no? Corrupt, what do you mean? Kasi kahapon may narinig ako na si lalaki daw, kasi alleged pa po yun, si lalaki daw po, kapag umuwi or kinukuha yung anak, doon sa bahay, itong anak na to, nagkakaroon ngayon ng mga idea at nagkakaroon ngayon ng mga pinagkukwento na nanonood daw ng mga pornographic sites. Ang tanong dyan, pinipilit ba siyang papanoorin? Ito yung tinatawag ngayon dito na acts, no? Or pressure, no? To corrupt or induce the petitioner or ang anak na gumawa ng prostitution, gumawa ng connivance para magkaroon ng corruption. Inducement po ang tawag doon. Pwede rin po makafile, no? Pwede rin po makafile ng legal separation kapag nagkaroon na po ng final judgment sa respondent na makukulong po siya ng more than 6 years. Kahit pa po pinatawad siya. Like for example, itong lalaking ito or itong babaeng ito makukulong ng 6 na taon. And then at the middle of it, para nagkaroon ng pardon, nakalabas, still po, ground pa rin po yun to file for legal separation. Oh, ito, sa mga meron pong asawa or mister dyan na alcoholic, hilig uminom. Sabi po dito sa batas, drug addiction or habitual alcoholism of the respondent is also a ground for legal separation. Ito pa, nung nagpakasal kayo, super macho. Grabe, super macho. Ang pangalan niya nung nag-asawa kayo, ano? Mark. Grabe, si Mark. Pero sa gabi pala, siya ay si Michelle. Saan din po ang lesbianism and homosexuality para po sa makakonfile ng legal separation? Tapos ito pa, ha? Ito pa, pwede pa rin po makafile ng legal separation kapag ang lalaki o ang babae ay nagkaroon ng extramarital affairs or bigamy, concubinage, adultery. Yan.
Take note, committed either here in the Philippines or abroad. Yeah. So, pwede pala pag siya, no, meron sa abroad, nalaman mo, di mag-file ka. Yung sexual infidelity po ay part and ground po para pwedeng makapag-file ng legal separation. Ah, another ground po is that kapag in-attempt na yung life mo, pag tinutukan ka na ng baril, tinutukan ka na ng kutsilyo, ginawa ka ng punching bag na halos matay-matay ka, tawagin po yan for legal separation. At ito ang tinatawag nilang abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than 1 year. Kapag iniwanan ka po at inabandon ka more than na isang taon, pwede ka na po makapag-file ng legal separation. So sa case mo, Sheila, kung mapanood mo itong video na ito, no? Sa case mo, Sheila, kasi iniwanan ka ng husband mo 4 months after pa lang ng wedding mo. At siguro ngayon ka lang naman sumulat sa akin dahil nung iniwanan ka 2006 pa, ito ay 2020 na. Diba? Ngayon ka lang sumulat. Pwede ka talaga makapag-file ng legal separation against noon sa husband mo. Pero kagaya nga ng aking sinabi, Sheila, because what you are filing is only for legal separation, it only means that you will be separated from him physically, hindi na kayo magsasama ng isang bubong, pero hindi po ma-revert ang single status mo bilang single. So you are not eligible to get married. Pero kung gusto mo naman mag-remarry, Sheila, of course you have to file for a petition for declaration of nullity of marriage, as long as ang ground mo is pwede mo gamitin psychological incapacity ng husband mo manifested sa kanyang inability to understand and perform his marital obligations. Yan po ay nasa Article 36 ng Family Code of the Philippines. So mapansin nyo, maraming like mga celebrities nag-iwa-hiwalay, ang kanilang grounds lagi is psychologically incapacitated. So, in short, may tiriring, nagkulang-kulang siguro, di ba? But that is the common reasons when they file for declaration of nullity of marriage. The psychological incapacity nang manifested niya by the inability, no, to understand and perform his marital obligations sa babae o sa asawa. Ayan po, Sheila, I hope naliwanagan ka at sana mapanood mo. At sa mga iba-iba dyan na may ganito pong circumstances, please do not forget po, no, na i-upload po natin itong video na to at pwede po itong ipag-gamitin para po ipasa nyo sa mga kaibigan na kakilala ninyo na nasa ganito pong sitwasyon. Usapang babae! Usapang babae! Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel at manood po ng aking mga videos, meron po tayong mga playlist dyan at sa isang folder po yung mga topics ko about usapang babae. Sabi ko nga, iba ang may alam.